na parang walang nangyari. Pero ang totoo na wala na ang pagpapala ng Diyos kay Saul, na wala na yung anointing sa kanya. Pero gusto ni Saul, pakitang tao, for the sake of appearances, eh mukhang okay pa rin siya. Verse 14 of chapter 16. Now the Spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Isang hiwaga. Pero totoo at nakasulat sa Biblia na nung umalis ang mapagpalang espiritu ng Diyos mula dito sa kay Saul, may pumalit namang espiritu rin sa Diyos na nagpapahirap sa kanya, na gumugulo sa kanyang isip, nagbibigay sa kanya ng sleepless nights, worries, alalahanin, hindi siya mapagkatulog. Hirap na hirap ang kanyang loob. Pero ito ay galing din sa Diyos. Minsan, galing sa isang digmaan, nakasama niya si David na magiging kapalit niyang hari at pinili ng Diyos sa makakapalit niya, pero ngayon ay nasa kanyang hukbo at naging napakamatagumpay na mandirigma at napupuri ng marami. 1 Samuel 18:7-12. As the people danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very angry. This refrain galled him. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. What more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a jealous eye on David. The next day, an evil spirit from God came forcefully upon Saul. He had a spear in his hand and hurled it, saying to him, pin David to the wall. But David eluded him twice. Saul was afraid of David because the Lord was with David, but had left Saul. Sayawan ang mga lalo na yung mga kababaihan nung dumating ang mga sundalo, at kinakanta nila, maraming napatay si Saul, 1,000 or 1,000-1,000, pero si David, 10,000 ang kanyang napatay. At narinig yon ni Saul, lumungkot siya. Sabi niya, kung sinasabi ng mga tao na thousands lamang ang aking natalo, tapos si David, tens of thousands. At sa bilangan po nila, yung tens of thousands, yun na yung pinakamalaking number. Yun na yung sukdulan. Hanggang doon lang sila nagbibilang. Kaya tens of thousands, sabi niya ganun, ano pa kaya ang pwedeng agawin sa akin ng David na ito? Ang kasunod na nito, kingdom na. At mula noon, naging mapanibughuin na siya, at siya nagsiselos na sa bawat puri o atensyon na makuha ni David. Meanwhile, itong si David naman ay tumutugtog sa kanya. Tinutugtogan siya pag siya nalulungkot, lumiligaya naman siya at napapayapa. Pero ang ginawa nitong si Saul ay sinibat niya itong si David. 2 beses, nakailag lang, kaya hindi niya na ituhog sa dingding at napatay si David. Ganun lang nangyayari sa haring ito. 1 Samuel 20:30-33, na pinaiksi natin. Saul's anger flared up at Jonathan. He hurled his spear at him to kill him. Si Jonathan, na anak na lalaki ni Saul, na dapat sana ay tagapagmana ng corona, ay naging kaibigang matalik nitong si David, at mahal na mahal ni Jonathan si David, at alam yon nitong si Haring Saul, kaya pati yung anak niya ay sinibat din niya, hindi lang niya tinamaan. Ang feeling niya ay lahat na ay naagaw sa kanya, ang corona, ang karangalan, at ngayon pati yung loyalty ng kanya. 1 Samuel 22:17, then the king ordered the guards, turn and kill the priests of the Lord, because they too have sided with David. But the king's officials were not willing to raise a hand to strike the priests of the Lord. Nagkaroon ng isang panahon na ang mga pare, yung mga priest, ay kinupkop si David at ang kanyang mga tauhan. No, ang mga ito'y nagtatago, pinakain, tinulungan, at nabalitaan yun ni Saul. Ang utos niya sa kanyang mga sundalo, patayin pati yung mga priests. Hindi siya sinunod ng kanyang sariling hukbo. Hindi sila nangahas sa pagbuhatan ng kamay ang mga lingkod ng Diyos. 1 Samuel 28:7 to 8. Saul then said to his attendants, find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her. So Saul disguised himself, putting on other clothes, and went to the woman. Nung namatay na ang propetang si Samuel at wala nang mahilingan ng payo o panalangin o pagkampi itong si Saul, at siya pupunta sa isang napakalaking digmaan, wala na siyang masulingan. Ang sinabi niya, ihanap ninyo ako ng medium. Yung mga medium, yung mga tao na tinatalaytayan sila ng mga espiritu galing sa kabilang daigdig, sa daigdig ng mga namatay na, at nakakausap mo through them yung mga namatay na. Ipinagbawal ito ng Diyos at ipinagbawal lalong-lalo na ni King Saul. Marami siyang ipinahuli at ipinapatay ng mga medium. Pero ngayon, siya na mismo ang nagpapahanap. Ihanap nyo nga ako dyan ng espiritista.
at dapat kong kausapin kasi ang namatay na na propeta para humingi ako sa kanya ng payo. Ganun na yung desperation niya na pati ipinagbabawal ng Diyos at pinagbawal niya mismo ay kanya na ngayong lalabagin at sasangguni siya sa medium. Sa makatuwid, natalo. At habang sobrang natatalo na sa gera itong si Saul, sabi niya sa kanyang assistant, saksakin mo ako, patayin mo na ako. Hindi naman magawa nung kanyang assistant kasi ayaw niyang patalo at ayaw niyang makita ang natalo. 1 Samuel 31:44 said Saul to his armor bearer, draw your sword and run me through. Pero hindi yun magawa nung assistant. Ang ginawa niya, itinarak niya yung espada niya papataas, nakatingala, at yun ang kanyang dinapaan at dinaganan niya at siya ay nagpakamatay. Isang very, very depressing story about a very depressed king who was the first king of Israel. Ano mga dapat nating matutunan at pwedeng mapulot na aral mula sa depression na ito? First of all, let's identify the mother or causes of Saul's depression. Ano ba ang pinagmulan ng kanyang depression o sobrang lungkot, pagkabagabag at pagkagulo? Wala kasi tayong exact na Tagalog word for this. Pero marami tayong words na nagsasabi ng mga description ng nararamdaman na isang depressed. Kasi hindi naman uso sa kultura natin yung napagdede-depress. Kaya wala tayong salita dyan. Nitong mga huling panahon na lang yan, dumapo sa atin, nakiuso na rin tayo sa mga ganitong uri ng sakit ng isip. First of all, the mother of Saul's depression was his rejection of God's word. Malinaw ang utos ng Diyos, malinaw ang salita ng Diyos, buong linaw din niyang sinuway, nagsimula ang kanyang depression. Siya ang naunang tumalikod sa Diyos. Dahil nung tumalikod siya, tinalikuran din siya. God's rejection of him is the second reason. Saul rejected God, God rejected him. This is the effect and the cause. Unang-una, yung pagtalikod sa kanya ng Diyos, bunga ng kanyang pagtalikod sa Diyos. At ito ang pinagmulan ng depression niya. Pero dahil din sa pagtalikod na yon na naging bunga ng depression, ngayon magiging dahilan pa ito ng mas marami pa uling depression. Nanganak pa ng ibang depression, yung dapat ay anak na sana lamang ng depression. Nagkaroon ng apo yung depression. Another cause or mother of Saul's depression was the disobedience rather of the rejection by and the isolation from his soldiers and his people. In other words, the key idea here is isolation. Hindi siya kinampihan ng kanyang anak laban kay David. Hindi siya sinunod ng mga sundalo nung gusto niyang ipapatay yung mga paring tumulong kay David. Ang mga tao ay kay David na nagpupunta at hindi sa kanya dahil hindi naman siya effective sa digmaan at mapanibughuin pa siya. He felt rejected and isolated. At sa mga tao po, mga kapatid, sa kahit sa ating totoong buhay ngayon, maraming ang pinagmumulan ng depression is rejection and isolation. May mahal ka sa buhay, hindi ka mahal. Meron kang kapartner, ayaw na sa'yo. Meron kang gustong maging trabaho, ayaw naman sa'yo ng trabaho na yun. Meron kang gustong kasama at kabarkada, ayaw naman nila sa'yo. Na-isolate ka, nahihiwalay. Ang pakiramdam mo, tinatanggihan ka o itinutulak palayo. Maaaring ito maging dahilan ng depression pag hindi pinag-ingatan. Another mother of Saul's depression is jealousy. Dahil siya ay naging mapanibughuin at maingitin, pwede na siya ngayong dapuan ng depression. Kasi ang depression, mga kapatid, kailangan may mga pintong papasukan yan, papasok sa'yo. Ang unang-unang pintong pinasukan nga, tinalikuran niya ang Diyos, tapos tinalikuran din siya ng Diyos. Di dalawa na yung pinto. Pagkatapos, tinatanggihan pa siya, tinatalikuran ng mga tao dahil kung ano-ano pinagpapagawa niya. Another pinto na pwedeng pasukan ng depression. Tapos, panibugho. Pwede rin yung pasukan ng depression and then anger. Nagalit siya sa kanyang anak, nagalit siya kay David, nagalit siya sa mga tao. Isang malaking pwedeng pasukan ng depression is sinning and not dealing with it. Sabi niya, oo nga, may kasalanan ako. Hindi naman niya hiningi ng tawad, hindi siya nagbagong loob, at gusto lang niyang pagtakpan In other words, may sakit, tinakpan yung sakit. May galis, nagsuot na lang ng mahabang mga manggas o mahabang pantalon para hindi makita yung galis, pero hindi naman ginagamot. Itinago lang. One major factor that allowed Saul to be possessed by depression was his faking it. He was faking his life. He was faking his relationship with God. He was faking his spirituality, his obsession with appearances. Pag mahilig kang namang fake, pwede kang pasukin ng depression. Kunwari, mayaman ka, hindi naman. Pinipilit mong mabuhay sa isang napakataas na standard, hindi mo naman abot. Kunwari, matalino ka, hindi naman, hirap na hirap ka tuloy. Napakaraming uri ng pagpapanggap at madalas yung mapagpanggap, nagiging kandidato yan na ma-depress. Denial of reality, especially problems. Inability to accept and adjust to a bad situation.
yung talagang nag-fail ka halimbawa sa pag-aaral, huwag mo nang sisihin ang kung sino-sino. Sabi mo, nag-fail ako kasi hindi ako nag-aaral, kasi kinapos ako ng panahon, kasi pinabayaan ko. Mas madali mong matatanggap ang katotohanan at mas madali ka makaka-recover kasi sabi mo, bali wala naman talaga sa akin yung pag-aaral eh. Denial, samantalang nag-aaral ka, hindi ka lang pumasa. Tapos sasabihin mo ngayon, baliwala. Pagka may trabaho kang nawala, sabi mo, baliwala naman talaga sa akin yung trabaho na yan. Pag may lumayas na tao sa buhay mo, sabihin mo, okay lang naman, hindi ko naman talaga gusto yung tao. Denial. Ang taong lagi nagpapanggap, nahahati ang kanyang isip, nahahati ang kanyang puso sa totoo at hindi totoo. At pag lagi kang hati at madalas kang hati, magkakasakit ang isip mo. Mahahati rin. Kaya maraming mga tao kuminsan, akala natin napoposes, boses bata, nagboboses bata, kuminsan nagboboses malaking mama, nagboboses, akala natin maligno, ay may masamang espiritu. Tinatawag yun ng mga psychiatrist na schizophrenia, minsan nagdo-double personality, kasi yung personalidad na inilalabas at inihaharap niya sa tao, hindi yun ang totoong siya. May iba pang totoo na nakakubli at pigil na pigil. Halimbawa, isang babaeng kunwari ang hin-hin-hin-hin, hindi pala totoo. Hindi pala Maria Clara, kundi Maria Capra siya. Hindi naman niya masabi. Yun ang mga nade-depress. Kung minsan naloloka, kung minsan kung ano-anong pinagsasabi. Gusto pala lagi maghubad sa kalsada, hindi magawa dahil laging naka-long sleeves, dahil conservative ang surrounding. So kailangan maloka para makapaghubad. So kailangan makawala yung totoo, nawawala ka tuloy sa sarili. Kaya tinatawag natin sa Tagalog, nawala sa sarili, nawala ng bait. Bait hindi kindness, kundi bait meaning reason, buot, sabi ng mga Bisaya. Nawawala ka kasi yung totoo kailangan lumabas yun eh. Eh kung hindi mo naman nailalabas, bigong-bigo ka na, lungkot ka na, pero kunwari ka lang, okay-okay, eh syempre, madedepress ka nun. Kung ano-anong paggagawin mo sa buhay, kasi may mga kabiguan at kalungkutan hindi mo maipahayag. Kaya mahalaga sa atin mga kapatid, tinatanggap natin yung bigo, hindi laging nire-reject. Tinatanggap natin yung pagkatao ng kapwa para hindi siya laging nagpapanggap dahil baka siya mabaliw. Kailangan yung tao makalaya na maging siya. At kung kailangan may baguhin, ayusin, pagtulong-tulungan, pero nagsisimula ka sa pagtanggap ng totoo, hindi sa pagtatago ng totoo. You will be depressed. And of course, another mother of Saul's depression was the departure of God's nurturing spirit. Dahil hindi maganda ang relasyon niya sa Diyos, binawi ng Diyos yung espiritu niyang mapagpala at pinalitan. A visitation by an evil spirit, so-called. But interestingly, a spirit that God Himself sent. Siyempre, walang vacuum. Pag nawala sa iyong espiritu ng Diyos, na mapagpala, may ibang lilipat yon, may ibang papalit. Parang bahay mo, lote mo, hindi mo tinitirhan, magkakasquatter tuloy. Kasi walang laman. Ganon din ang puso mo. Pagka walang laman na kabanalan, mapapalitan na ang kasamaan. Pagka walang presensya ng Diyos, ang magiging presensya ng demonyo ang pupunta dyan. Kuminsan, ang Diyos pa ang nagbibigay ng permiso tulad ng ginawa niya kay Satanas na pinayagan niya na si Job ay dumaan sa maraming hirap. Mahiwaga ang dealing ng Panginoon. Pero nangyayari. Yan lang ang ilan sa mga magulang ng depression. Marami pang iba. But for now, that's already so much to consider. Dapat nating reviewin ang buhay natin. Meron ba ako ng mga bagay na yon? Meron ba doon ang tatay ko, ang anak ko, ang kapatid ko, ang nanay ko? Kaya pala nagkakaganong-ganon kasi may depression. Let's take a look at the daughter or the results of depression. In this case, Saul's depression. Tulad ng mga binagit natin kanina, ang naging bunga ng depression niya, visitation by an evil spirit. But you might say, eh hindi ba yan yung nanay? Hindi ba yan yung cause ng depression? Yes, pwedeng cause, dinalaw ka kasi kaya na-depress ka. Pero pwede ring depress ka kasi kaya ka dinalaw. At dahil depress ka, dinalaw ka, lalo kang madedepress na naman para lalo ka uling madalaw. Hindi na matatapos yung cycle na yon. The chicken or the egg ang nauna, hindi mo masasolve. So pag na-depress ka, pwede kang dalawin ng masamang espiritu. Kaya yung masamang espiritu, naghahanap ng mga depress yan. Sino kaya dito depress? Madapuan nga. Alam ba, ang saya-saya mo, dapuan ka, di halos hindi ka tablan. Eh, ang lungkot-lungkot mo, wala kang kakibukibo, naaawa ka sa sarili. May mga cracks na pwede niyang pasukan. At dahil napasok ka na, una dahil depress ka, pero dahil napasok ka na, lalong lalala ang depression mo, lalong dadami yung cracks, lalong maraming dadalaw. Paulit-ulit na. Another daughter of Saul's depression is fear. Pag depress ka, nagiging matatakotin ka. Pero ito na naman, pag matatakotin ka, lalo kang madedepress. At pag lalo kang nadepress, lalo kang magiging matatakotin, lalong lalala. He was first afraid of David, then he was afraid of losing his crown, he was afraid of losing his stature. Another daughter of Saul's depression is anger, or more anger. Nagalit siya, na-depress siya tuloy. Yung magagalitin, madalas ma-depress yan. O kaya ito,
depressed ka, nagiging magagalitin ka tuloy. Samantalang kung hindi ka naman depressed, hindi ka dapat magagalitin. Kaya yung mga taong galit sa mundo, galit kahit kanino na lang may comment, kahit kanino na lang may pintas, kahit kanino na lang may reklamo, galit sa mundo, galit sa buhay, depressed siguro yun. Kailangang mabunot ang pinagmumulan ng depression. Another daughter of depression was jealousy. Pag depressed ka, nagiging mapanibughuin ka. Kung masaya ka naman, ang nanay mo, binigyan niya ng turon yung kapatid mo, hindi ka naman magsiselos eh, kasi masaya ka. Pero kung ang lungkot-lungkot mo, binigyan lang ng kaprasong toge yung kapatid mo, selos ka na. Eh kasi depressed ka, madali ka magselos. Eto ngayon, dahil nagselos ka na, mas madali ka na naman lalong madepress. Kaya ang taong hindi nagagamot ang depression, palala ng palala, parang kinakain siya ng buhangin, kinakain siya ng kumunoy. Because yung cause nagiging effect at yung effect magiging cause ulit. Another daughter of Saul's depression was a more forceful entry of the evil spirit. Dahil depressed ka na, wala ka ng depensa, mas madali ka lalong pasukin ng mga espiritu. At ang naging bunga pa ng depression niya, consultation with a medium na dapat sana hindi. Yung mga tao na hindi pa depressed, alam nila yung bawal. Pero pag nade-depress na, naiiba na yun eh. Ginagawa na nila pati bawal. Naiiba kasi ang pananaw. Dahil isang bunga ng depression is irrationality. Nawawala ka ng katwiran. Sinasabi mo hindi mo dapat sabihin, inaaway mo hindi mo dapat awayin, ginagawa mo hindi mo dapat gawin. Lagi ang ending, palala ang kasitwasyon mo. Padami ng padami yung tao ang naiinis sa'yo, palayo ng palayo sa'yo. Palayo ng palayo sa iyo ang blessing, palayo ng palayo sa iyo ang pera, palayo ng palayo sa iyo ang kalusugan, dahil nga pinalalala mo rin sa iyong sariling attitude. Kaya mahalaga eh, teka, depressed yata ako, dapat gumawa akong paraan. Sobra na yata ako magagalitin, lahat na lang ng tao, inaaway ko, nakikipag-argumento na lang ako kahit sa poste. Dapat yata may gawin ako tungkol dito, dahil nakakahalata na ako. Dapat ang tao kasi makahalata. Paano mo mahahalata na hindi ka blessed? Eh di tingnan mo ang buhay mo, malaman na, madali namang malaman. Wala ka nang ginagawa na nagtatagumpay. Ang mga dati mo mga kamag-anak o kaibigan na malapit sa'yo, malalayo. Yung mga dating ginagawa mong maunlad, nawawala yung unlad. So huwag mong dayain ang sarili mo. May problema yan. Hindi katulad ni Saul, sige na nga kahit hindi na ako blessed ng Diyos, kahit ayaw na niya sa akin, sumabay ka sa akin, prophet, para pag nakita ng mga tao magkasabay tayo, isipin nila, okay ang lahat. Mas pinapahalagahan niya yung nakikita ng tao kaysa yung nakikita ng Diyos sa loob ng puso niya. Another daughter of Saul's depression was disguise. Nagsuot siya ng ibang kasuotan para pumunta doon sa espiritista para hindi makilala na siya yung hari. Pero alam niyo kung bakit siya nagsuot ng ibang kasuotan? Dati na naman siyang nagsusuot ng ibang pagkatao eh. Dati na siyang nagpapanggap. Ngayon, naging malinaw lang through this very direct act of disguise because he had double personality. Marami po sa atin may double personalities kasi hindi natin mailabas yung totoo sa takot na tayo ay mapintasan, sa takot na tayo ay hindi tanggapin, sa takot na tayo ay palayasin, itakwil. Kaya isa sa mga pinakamalalim, pinakamagagandang regalong pwede natin ibigay sa kapwa, lalo sa kapamilya, anak, kapatid, pinsan, nanay, magulang, whatever, eh yung pagtanggap sa kanila kung ano talaga sila. Para hindi sila kailangang mapuwersang magpanggap at pagkatapos dumating pa sa maging katulad nitong si Saul. Another daughter of Saul's depression was his murderous spirit. Inaulit niyang gustong patayin ang sarili niyang anak at pati si David na napakagaling na general ng kanyang sariling army. But the ultimate daughter of depression is suicide. Pagkitil sa sariling buhay, pagpapakamatay, yan ang pinakasukdulan na inaabot ng isang depressed person na hindi nagagamot, na hindi nadadala sa tamang pagdalhan. Yung pag nakakakita ka ng senyali sa isang depressed, depressed yata siya, ipagamot natin. Anong depressed? Anong akala mo sa anak ko? Depressed? Anong akala mo sa nanay ko? Depressed? Magagalit pa sa'yo. Eh gusto mo ngang ipagamot para huwag lumala. So tatakpan nila, sugat na bulok, sugat na may nana, tatakpan mo ng band-aid. Ano mangyayari doon? Lalong mabubulok, hindi gagaling. Para gumaling yan, tanggalin mo yung takip, langgasin mo, linisin mo, masakit, mahapdi. Pero yun lang ang paraan para gumaling, hindi pagpapanggap. Kuminsan, tulad natin, galit tayo sa doktor, galit tayo sa nurse, kasi nasasaktan tayo pag nagmi-minister sila. Anong gusto mo? Masahista. Para hindi niya galawin yung sugat mong huwag mo ako galawin dyan, masakit yan. Opo, sir. Diba? Ano pang ilalagay ko dito? Lotion, oil, whatever. Yun ang gusto natin, yung inuutusan natin yung magpapagaling sa atin. Eh, paano tayo gagaling nun? Nagagalit ka sa dentista dahil masasaktan ka. Kasi wala naman pong paggaling na hindi nagsisimula sa masaktan ka muna kahit sa espiritu. So, kapatid siyempre ng suicide, self-destruction.
Kaya mga nade-depress, ginugurlisan ang kanilang mga pulso, nilalaslas ang kanilang mga sariling bituka, inuumpog ang ulo nila sa pader, sa bato, pumupunta sila sa mga sports na halos ikamatay nila, wala sa reason, kasi wala na sa sarili. At kung hindi nila sisirain ang sarili nila, ikaw ang sisirain nila. Kakagating ka nila, pupukpukin ka, paplantsahin ka, kung ano-ano. Nakakatakot ko minsan may kasama na depressed sa bahay dahil baka biglang mapagkamalang kang sushi. The results of depression can cause more and can create more cycles of depression. Ano po ang prinsipyong ito? Ba't ganun? May espiritu ng masama, lubalalalala pa pag hindi ginamot. Matthew 12:43-45. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied. Then it goes and takes with it 7 other spirits, more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. Pag daw may isang masamang espiritong umalis sa katawan ng isang tao, siyempre hahanap yan ng ibang titirhan kasi ang espiritu gustong may tirhan na katawan yan. Kung kandidato kang tirhan, edi sa'yo titira. Kaya dapat hindi ka kandidato. Don't file a certificate of candidacy na tirhan ka ng masamang espiritu. Hahanap daw at pag walang nakita, babalikan ka. Uy, wala pa palang nakatira dito, makabalik nga. At dahil inayos-ayos ng konti, mas nagustuhan niya, magyayaya pa siya ng 7 impakto na mas masahol kaysa sa kanya. Kaya 8 na ngayon ang laman mo, mas kargado ka, fully loaded. No? Kaya sabi niya, ang kalagayan tuloy nung dating pasyente ay masahol pa ngayon kaysa sa dati. So halimbawa, nagpagamot ka ng konti, uminom ka ng konting antibiotic, yun yun, pinapaalis mo yung sakit, hindi mo naman hinayos yung dosage. Nung natanggal lang konti yung simptoma, sakit ng ulo mo, tumigil ka na ng pag-inom. Ang totoo nun, lalo mong ginawa ang sarili mong mahina. Babalikan kayo ni sakit, mas malala. Kasi sinasabi ng mga doktor, kailangan pag sinabi 7 araw iinom, 3 beses maghapon, kailangan walang patid inumin. Kasi pag hindi mo yan nakumpleto, yung gamot na dapat sana ipanlaban sa sakit mo, pag hindi nakumpleto yon, nagiging sakit yon, lalo kang lumala. Anong nararamdaman pagka ang isang tao ay inaalisan ng ganong espiritu ng Diyos? Psalm 51:12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Anong naramdaman ng sumulat ng salmong ito? Nawala ang saya ng kanyang kaligtasan. Na dati nararamdaman naman niya, dati alam niya ang relasyon niya sa Diyos, pero nawala. Alam niyang may nawala. Kasi siguro tumalikod siya. So tinalikuran din siya at kitang-kita ang lahat ng bunga. What are the other results or symptoms or daughters of depression? Mental, emotional, and spiritual agony. Hirap ang isip. Mabigat ang loob. Laging may takot. Laging may lungkot. Laging may alalahanin. Laging balisa. Isa yan sa mga sintomas. Hindi lagi na pag meron ka niyan, depressed ka na. Pero pag meron ka niyan, posibleng may depression. Parang si Job, chapter 6, 1-4. Siyempre, na-depressed naman yung tao nung sobrang dumating sa kanya mga pagsubok. Then Job replied, if only my anguish could be weighed and all my misery be placed on the scales, it would surely outweigh the sand of the seas. Kung mailalagay lang sa timbangan ang lahat ng hirap ng loob ko, mas mabigat pa yan sa lahat ng buhangin, sa lahat ng dagat, sabi niya. Isa pa na symbol or symptom of depression is loss of appetite. Wala kang ganang kumain, kahit anong ihain sa'yo, hindi masarap. Ni wala kang ang maisip kainin. Ano kaya ang makain? Ano kaya makain? Hindi mo maisip sa dinami-rami ng pagkain sa balat ng lupa. Job 6:6-7. Is tasteless food eaten without salt? Or is it this? Is there flavor in the white of an egg? I refuse to touch it. Such food makes me ill. Symbol lang yun. Ibig sabihin, ayokong kumain basta. Terrible and abnormal sleeplessness. Yung hindi ka mapagkatulog, dapat sana tulog ka na, napagod ka na, dapat antokin ka na, hindi ka pa inaantok. Possible yan na isang babala na mayroong depression. Kasi syempre, normal ang tao, antokin at matulog. Ngayon hindi ka inaantok, hindi ka natutulog. Merong pinagmumulan yan na dapat munutin para ka mapagkatulog. At hindi lang dapat chemical alteration of the body, hindi lang dapat medication. Dapat bunutin talaga yung spiritual na pinagmumulan nito. But it begins by accepting that there is a problem. When you deny it, it cannot be solved. Isa pa pong bunga ng depression is self-destructive thoughts. Anything na nakakasira sa sarili, it goes against nature. Because we were wired, designed by God to protect ourselves. Kaya kahit nga bigla ka nakahipo ng mainit na plancha, hindi mo na kailangang isipin, ay mainit yata, tatanggalin kong kamay ko.
tsaka mo palang tatanggalin. Hindi. Nag-iisip na mag-isa yung daliri mong umalis doon dahil mapapaso siya. Hindi likas sa tao na gusto niyang masira ang kanyang sarili at katawan. Ang likas, we like to protect it. So pag hindi mo na ngayon tinapagtanggol ang sarili mo, hindi mo na iniingatan, inilalagay mo pa sa panganib, it is a possible sign of depression. One very, very clear sign of depression is constant and nagging thoughts of death. Yung wala ka nalang iniisip kundi kamatayan at may kasamang takot. Sabagay, sino man hindi natatakot dyan, eh, hindi mo kasi alam kung ano yung mga detalye ng mangyayari. Pero meron naman na napakaganda ng relasyon sa Diyos na pinananabikan pa nga nila yon kung hindi na talaga maiiwasan. Job 6:8-9, "Oh, that I might have my request, that God would grant what I hope for, that God would be willing to crush me, to let loose His hand and cut me off." Sa sobrang hirap ng dinanas si Job na depressed na, mas ginugusto pa niyang mamatay. How can we avoid depression? Paano ba naiiwasan ma-depress? Paano ba naiiwasan na dapuan ng salot na yan? Unang-una, stick close to God. Higpitan ang kapit sa Diyos. Lalong dumikit. Kung sumusunod ka, hindi 1 kilometer away, dumikit ka. So His anointing and nourishing spirit won't depart. Mawala na lahat sa'yo, huwag lang iyong pabor at kaluguran ng Diyos. Kasi pag nalulugod sa'yo ang Diyos, anuman ang gawin ng buong sanlibutan sa'yo, baliwala. Pero anuman ang gawin mo, pag hindi nalulugod sa'yo ang Diyos, walang mangyayari. Lahat ng hihipuin mo, mabibigo. Lahat ng gagawin mo, hindi aasenso. Kailangan una, stick close to God. And I don't mean be religious, be a deacon, be an elder, be a pastor, be anything. No, personal. Stick close to God. James 4:8, "Come near to God, and He will come near to you." Lumapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Sa Malakay, sabi niya, "Return to me, and I will return to you." Kung meron tayong dati ng estado ng espiritu at emosyon na mas masaya, mas mataas, mas tahimik, mas payapa, mas maunlad, at gusto nating balikan yon, meron tayong dapat unahin, makipagbalikan muna tayo sa Diyos. At sabi niya, pag bumalik ka sa akin, babalik din ako sa iyo. Siyempre, kasama, babalik ang pagpapala. Kung ikaw naman, kapatid, ay nasa Panginoon and you want to avoid depression, stay connected with God and especially with people who give you balance. Nakita niyo si Saul? Una, nalagot ang relasyon niya sa Diyos. Pangalawa, nalagot ang relasyon niya sa mga tao. Nalayo siya sa kanyang anak, nalayo siya sa kanyang mga hukbo, nalayo siya sa kanyang taong bayan, putol. Isa sa mga pinakanagbabalik ng sigla ng ating espiritu ay yung may mga taong mahahalaga sa buhay natin na malapit sa atin. Malapit ang loob at malapit din yung katawan. Nandyan sila. Company is one of the best medicines against depression. But then again, how will you have company if you are not companionable? Paano ka makikinabang sa magandang pakikipagmabutihan sa kapwa kung walang gustong makipagmabutihan sa'yo dahil nga sa ugali mo, dahil sa iyong mga pakitungo, dahil sa iyong mga kostumbre? Paano ka makikinabang sa blessing ng kapwa? Eh yung kapwa, ayaw nilang lumapit sa'yo. Kaya dapat mag-isip-isip. Hebrews 10:25, "Let us not give up meeting together, but let us encourage one another." Huwag na huwag daw na isusuko ang pakikipagkapwa. Laging magsikap na makipagmabutihan. Hindi ka lang nakikihalubilo, hindi ka lang nakikisama, kundi ikay nakikipagmabutihan, nakikisangkot, nakikiisa sa kahit konti lang, kahit hindi marami. Pero mga taong nakapagbibigay sa'yo ng balanse, nakapagtuturo, nakapagpapaligaya sa'yo. But of course, you've got to deserve that company. You deserve it before you desire. Napakalaking kaluguhan sa atin na hindi tayo namiministra ng mga gifted people. Hindi tayo napagsasabihan, hindi tayo naipapanalangin, hindi tayo naisasama. Napakalaking kawalan yun. Because we were created by God to interact with other people. Kaya maraming mga busy people, nagkakaroon sila ng fits of depression. They're too busy to connect. They're too busy to socialize. And because they're too busy, they also are very guilty for not having been able to connect with their loved ones. Depression comes in. Kaya sa mga very developed economies where people are too busy to be nice to each other, ang laking negosyo yung mga bar, mga dating clubs. Because now, people buy companionship. People buy artificial companionships on call. Gusto kong may kasama ngayon o kukuha kong hostess, maupo ka dyan isang oras, magpanggap kang mahal mo ako, magsalin ka ng iniinom ko sa baso ko, kalakalabitin mo yung tenga ko, mangyayangoyakoy ka dyan. So kunwari, nagmamahalan tayo, pero after 1 hour, ito ng bayad mo, lumayas ka na dyan, ayoko ng pananagutan, mga binibiling relasyon. Siyempre, fake yun. Hindi ka dun bubuti, lalala ka lang.
Napaka-importante. Kaya nga sa mga developed economies, saka wala ng kaibigan na magtsatsaga sa'yo o saka abalahan nila, wala nang makikinig sa problema mo. So magbabayad ka na sa psychiatrist ng $100 per hour para kapakinggan at ibulalas mo yung mga problema mo. Kasi kahit wala naman talaga nakikinig, maibulalas mo lang, nagsisimula ka ng gumaling eh. Kaya masarap yung maraming kaibigan na pag nagbubulalas ka, nagtsatsaga, kahit inaantok na sila, wala silang gana, may gagawin pa. Kasi mo, huy, kailangan ko ng kausap, kinakausap ka. Paano ka magkakaroon nun? Be nice. Kasi siyempre, kung hindi ka naman nice, sino magtsatsaga sa'yo? May problema din yung mga tao na yon. How do you avoid depression? Do not harbor and get rid of persistent negative thoughts. Pag lagi mong in-entertain, in-estima ang mga madidilim, malulungkot na mga isipin, hindi yan aalis. Parang bisita. Napakalaking consumption yung bisita, pero lagi yung ipinagahain na masarap na pagkain, palit ka pa ng palit ng bedsheet, magaganda pa yung tuwalyang ibibigay mo, hindi ka naaalisan noon. Eh yung bisitang gising na siya, tulog ka pa, bahala siya, wala siyang makain, di ba? Nakapatay ang general switch ng aircon, hindi niya mabuksan, hindi niya malam kung nasa ng switch, makakahalata din yun, naaalis din yun. Dapat ganun ang trato natin sa feelings of insecurity, sa worry, sa mga fear. Pag dumadating yan, pinapalayas, hindi ina-entertain. You cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair, sabi ni Martin Luther. Ganon din yun. You cannot stop negative thoughts from crossing your mind, but you can stop them from staying there. Kung naiinggit ka sa isang kaibigan mo, bigla mo nakitang ang ganda-ganda niya, mas maganda sa'yo, naiinggit ka, palayasin mo agad yung inggit. Huwag mong patagalin. Pagka naalala mo yung mga nakakalungkot na mga bagay, huwag mo nang alalahanin pa. Tanggalin mo agad sa isip mo. O nanay, bakit nakatulala na naman kayo? Naiisip ko ang ate mo na nasa London. Eh, kaya naman ho tayo naka-aircon ngayon dahil si ate nasa London. Huwag na kayo mag-drama dyan. Gusto niyo ba umuwi siya dito at magutom tayong lahat? Huwag na, sa London ang ate mo. Di, siyempre. Drama ka ng drama, nakikinabang ka rin naman. Di ba? So, pag nalulungkot ka, ibahin mo ang iniisip mo. Parang halimbawa, mga kapatid, may bigla kayong nabuksan na kung ano, tapos ang dumi-dumi, ang baho-baho nung laman. Anong gagawin nyo? Di ba, tatakpan nyo uli o alis kayo? Hindi kayo lalapit, tapos asang lalanghapin yon. Ewan ko lang sa inyo, pero ako, I don't. Ganon din, pag may naiisip kang nakakatakot, baka mamamatay ako, ay, alis, alis, alis. Palisin mo agad. Baka ako biglang maparalyze. Baka ako biglang mabulag. Baka ako biglang tamaan ng kidlat. Baka ako kainin ng lupa, etc., etc. Palayasin nyo agad yung ideya. Kasi hindi man yun mangyari, pag pinatagal nyo sa isip nyo, daig pa yung nangyari nga dahil naapektuhan na rin kayo. Kailangan may disiplina. Naaalala mo yung galit mo sa stepmother mo o galit mo sa tiya mo o galit mo sa tiyo mo na nag-abuse sa'yo noon? Anong mapapala mong laging alalahanin at buhayin yan? Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Paalisin mo sa isip mo yan kasi wala yung gagawing mabuti sa'yo. May mga atraso sa iyo mga tao, patawarin mo na and move on. May mga galit at panghihinayang, limutin mo na and move on. Kasi ang pagbalik-balik dyan, sinasaktan mo lang yung sarili. Nagbubukas ka ng pinto sa depression. Avoid the domination of your dark side. Lahat ng tao, may madilim na anino, siya rin yun. Hindi yun multo, hindi yun si Satanas, siya rin yun. Huwag mong payagan na yun ang manaig. Lagi mo siyang tapunan ng liwanag. Kasi ang anino na tinatapunan ng liwanag, nawawala. So papagliwanagin ang buhay para mawala yung mga madidilim na anino. Anino ng nakaraan, anino ng takot sa darating pa. Marami yan. Avoid spiritual vacuum. Do not drive God's Spirit away, but fill your heart and mind with edifying things. Kung meron kayong dapat ilagay sa isip, yung nakakatuwa, nakakapagpasaya, nagbibigay ng pag-asa, yung nakakapagpagaan ng pakiramdam, napipili kung anong iniisip. Kailangan disiplinahin mo yung isip. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, whatever is pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, church, read, think about such things. Ano dapat mong isipin? Yung true, yung noble, yung right, yung pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Meron ka pintasan ng nanay mo, pero meron ka rin dapat purihin. Anong dapat mong isipin doon sa kanya? Yung praiseworthy. May hirap ang buhay, may sarap din. Ano mo dapat mong isipin? Yung sarap. Kung anong iniisip mo, ganun ang mangyayari sa'yo. So think of and focus on what lifts you up. Itaboy agad ang dark thought. Perform activities that edify the body. Maraming lungkot ng isip dahil lang yung katawan walang ginagawa. So pag may ginawa na yung katawan, pinawisan ka na,
napagod ka na, napapagpag yung lungkot. Physical activity enhances the secretion of positive hormones like the adrenaline and endorphin. Exercise, sports. And if you are one of those who are privileged to have honorable means, have a lot of romance. Kasi mabuti yan sa katawan. Leisure, good food, rest. Always balanced with a lot of productive work. Then yung katawan mo, busy. Si Elijah, kapropetang tao, gusto na rin mamatay dahil na-depress. Sobrang napagod. The stress, ang daming giyera, ang daming pwedeng katakutan, ang daming mga banta laban sa kanyang buhay. 1 Kings 19:1, Elijah was afraid and ran for his life. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. Then he fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals in a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Sobra pala siyang pagod, sobrang gutom, hindi lang niya nahahalata. Sobra siyang isolated from the people, matagal na siyang walang nakakakwentuhan, nalulungkot siya. Gusto na niya tuloy mamatay. Nung nakatulog, pinakain ng konting tinapay at pinainom, bumalik ang sigla. Gutom lang pala. Baka mamaya, gutom lang kayo. Maraming mga sobrang nagda-diet na de-depress. Nagtataka, okay, lumiliit nga ang bewang ko pero lumulungkot naman ako. So may sexy nga ako pero nagiging matatakotin ako. Kasi marami, pag nade-deprive sila talaga ng nutrients, nade-depress. So, all this and more, mga kapatid, anong isa nating babaunin bukod sa unawain ng sarili, unawain ng kapwa? People of God, minister to the depressed. Marami kasi sila. Be sensitive, be available. Sometimes the best prevention of a suicide is just a cup or a glass shared together. Medyo nagkwentuhan lang kayo over a cup of coffee or juice or glass of water. Yun lang pala, hindi na niya itinuloy ang pagpapakamatay. Maraming mga namamatayan, lalo't kung nagpakamatay, sasabihin, kung nakipagkwentuhan lang pala ako sa kanya, hindi siya magpapakamatay. Kung binigyan ko lang sana ng konting oras o panahon, malungkot pagka ganun yung paghihiwalay. Salamat na lang na nasa mga anak ng Diyos, kahit nagkakahiwalay ng medyo malungkot kuminsan, alam mong may inaasahan tayong reunion na mas mainam, mas mabuti at mas masaya. Pero bakit naman kailangan ba tayong dumaan sa mga lungkot kung pwede namang iwasan yan? Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Magtulungan kayo. Baka mamaya sa sarili niyong pamilya may depressed, hindi niyo nahahalata kung kailan lang nagbigti, tsaka mo masasabing, ay, kaya pala walang imik, kaya pala matamlay, kaya pala ganun. Be sensitive to people around you. You could be used by God to heal somebody who is depressed. At kung minsan kailangan ng professional help, dalhin sa mga professionally trained to take care of depressed people. But in any case, help bring people out of depression. And help bring people's loved ones out of depression. But you must begin with yourself. Drive out your own depression demons. Kung anong nagpapalungkot sa inyo, nagbibigay ng alalahanin, takot, itaboy nyo. Huwag laging isipin. Kung minsan pag may edad na yung tao, walang usapan kundi sakit. Sa simula daw yung mga tao, pataasan ng grade, pagbata pa, pag nagkatrabaho, palakihan ng sweldo. Pagtanda, paramihan ng gamot. Paramihan ng sakit, pataasan ng presyon, pahabaan ng puyat. Kung bakit ipinagmamalaking hindi mal ako nakatulog kahit isang pikit. Ano naman ang nakakatawa doon? Sabi ka ng sabi, paulit-ulit ka, kaya hindi ka natuloy lalo makatulog. Kailangan siyempre yung sarili mo, psychologizing mo rin yan eh. Kailangan gumawa ka ng paraan. But you might say, hindi kasi ikaw. O pwede, hindi huwag ka makinig. Kaya nga nagkakaganyan kayo, matigas ang ulo ng mga tao eh. Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Huwag mong hahayaan makalanding kahit isang daliri. Kasi mamaya, isang buong panan niya, mamaya, buong-buo na nakapag-landing siya. Avoid depressing thoughts. Avoid depressing music, depressing movies, mga depressing na kwentuhan. Pag may darating sa akin, Pastor, talaga po bang matutunaw na ang mundo dahil sa global warming? Umalis ka sa harapan ko. Naghahalo-halo ako dito. Ang iniisip ko, natutunaw na ang aking yelo. Anong magagawa ko dyan sa matutunaw na mga glaciers? Kasi maraming tao naghihilig, lalo yung papasok sa'yo ng, ay, ang tataasan naman ng bilihin, ano? Ayoko ng mga topic na yan. Kasi mula nung pinanganak ako, yan ang pinag-uusapan lahat mga tiya ko. Hindi naman tumigil ng katataas. Buhay pa rin tayo lahat. Tumataas din naman yung kita eh. Di ba? Nung araw nga, 120 pesos a month lang. Pag ang lagi nyo inisip yung nakaka-depress, madedepress kayo. Ang hirap ng buhay ngayon, mabuti pa nung araw. Di yun totoo. Dali-dali na ngayon, may laser surgery. Nung araw nga, abscess lang, namamatay ka. Diba? Nakatapak lang ng pako, namatay ka. Dahil sabi ng mga tao, ay, minalas.
na paralyzed ka, ay nahipa na masamang hangin. Anong sasabihin yung mas mabuti nung araw? Pabuti ng pabuti ang buhay. Dahil ang tao, mas numurunong at ang karunungan ay galing sa Diyos. There's a bright future because God is in control. Kaya nagpapadala sa mga CNN. Mga relihiyon din naman kasi wala nalang ipinanakot kundi ang pagwawakas ng mundo. 2,000 taon ang inaabangan niyang pagwawakas ng mundo. No? Huwag mong problemahin kung magwawakas din, nagwakas. Ang mahalaga, nag-enjoy ka bago magwakas, nakapaglingkod ka sa Diyos, namuhay ka ng tama. Ba't mo pa problemahin yung wakas-wakas? May pumutok lang na isang vulkan doon sa North Pole? Natatakot ka na, baka magsabay-sabay ang 70 vulkan sa planeta. Matakot ka mat-hindi kung magsasabay-sabay yun, wala ka namang magagawa. Huwag mo nalang sayangin ang bawat sandaling wala pang pumuputok. Mabuhay ka, magmahal ka, makipagmaahalan ka, at pag pumutok, meet your Creator. Problema mo dun. Sabi sa 1 Peter 5:8-9, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. Kung medyo to twist natin to, be self-controlled and alert. The demon of depression is watching kung kailan siya makakasalisi sa'yo. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Iwasan, itaboy. Then ask yourself, Psalm 42, verse 5. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So pag nalulungkot ka dyan, nagdadramang bukid ka, mo, teka, bakit ka ba nalulungkot? Ba't ka nagugulo? Magtiwala ka sa Diyos. Purihin mo siya, at huwag yan ang asikasuhin mo yung mga lungkot-lungkot mo, dahil walang gagawin niyang mabuti. Do not invite. Instead, drive away and avoid the mother and daughter of depression. Iwasan nyo, itaboy nyo. Huwag nyong yayain sa bahay nyo dahil sisirain lang kayo niyan. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapalaya, Diyos na nagpapagaling, at Diyos na nagbibigay sa amin ng ligaya, ng pag-asa, ng tibay. Kayo ang gusto naming titigan, hindi yung mga nakakatakot. Hindi ang problema ang gusto naming titigan, kundi kayo na solusyon ng aming mga problema. Hindi yung sakit, kundi kayo na manggagamot. Hindi yung dilim, kundi kayo na liwanag. Turuan niyo kami, Panginoong, huwag limutin kung sino kayo at sino kayo sa buhay namin. At kung may dumarating na mga depression, mga lungkot, in the name of Jesus, we reject, we refuse to be slaves of depression. While heads are bowed, tayo yung mukha, mga kapatid. Gusto ko manalangin, sino man sa inyo ang nagkakaroon ng ganitong alalahanin, dinadapu-dapuan kayo ng mga depressing thoughts, mga takot, mga alalahanin, mga pangamba, mga nakakapagpanerbiyos. We are going to pray that the Lord will enable you to drive them out of your lives. Just stand up. We're going to pray and ask for God's power and God's victory. Amen. Whoever would like to stand, we say, Lord, I am visited by thoughts that depress me. I am visited by thoughts that scare me. I want to surrender this at your feet. And I want your freedom. I want your healing. Tumayo kayo. The Lord is healer. It's important to always remember God and put Him in the equation. Sa ating pagtayo, kinikilala natin, Diyos ang nagpapalaya. Kinikilala natin, okay, pinoproblema ko talaga ito. Ba't ko ba itatago? Kesa naman mabulok sa loob, dapat ko itong ilabas. Dapat kong sabihin sa Diyos, kailangan ko kayo, kailangan ko ang kapayapaan, katahimikan, kailangan kong tiwasay ng loob. Sino pa ang nais sumayo, tayo'y magpapakumbaba sa Panginoon at hihingi ng kagalingan. Ama namin mapagpagaling, ama namin ang liwanag, ng kabaitan, ng kabutihan at kalayaan ng Espiritu. Sa pagtayo ng mga anak mo, isang pagpapakumbaba, pagkilala na may pangangailangan sa inyo, kayo ang nakababatid kung anong itinatayo, anong dahilan. Bunutin mo sa puso ng mga anak mo ito, Panginoon, ng mga ugat, ng mga pag-iisip, isipin, alalahanin, ugali, asa, lifestyle na maaring nagiging dahilan ng depression o nagiging bunga nito. Papagliwanagin mo ang aming isip, makita namin kung paano kami namumuhay, itaboy namin ang mga espiritu ng kadiliman na gumugulo sa amin, tanggapin namin ang espiritu mong maliwanag, maluwalhati, makapangyarihan, tanggapin namin ang pagtutuwid mo. Teach us to change the way we think. Teach us to change the way we behave, the way we live, so that there will be no space for depression, there will be no space for fear. Panginoon, hipuin niyo po ang aming mga puso, ang aming katawan, ang aming isip, emosyon at espiritu. In the name of the Lord Jesus, brothers and sisters, accept, receive
what you're asking from God. Tanggapin nyo ang hinihingi nyong kapayapaan, pagpapala, katahimikan ng loob, at nawa ibalik ng Panginoon ang sigla, saya, gana sa pagtulog, sa pagkain, sa pamumuhay, at nawa marinig muli sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay, ang mga malulutong na halakhak. Nawa ay sumigla ng ating mga buhay at gumawa tayo ng maraming bagay na ikinatutuwa ng ating kapwa. Nawa, Panginoon, sa pagtayo ng iyong mga anak, bigay mo sa kanila ngayon ang pagpapalang matagal na naghihintay na tanggapin nila, hinihintay lang ang pagkakataong itong lumapit sa iyo. Sa paglapit sa iyong mga anak, sabi mo, return to me, I will return to you. Come to me and I'll come near to you. Lord, gawin niyo po dahil ito'y pangako niyo. At dahil kayo'y mabuti, nagpapasalamat kami sa araw na maaari kaming makarealize ng maraming bagay, tumanggap ng pagpapagaling mula sa iyo, at nawa, Panginoon, tuloy-tuloy na makarecover kami habang araw-araw isinusuko namin ang aming isip, ang aming emosyon, ang aming labi, ang aming lifestyle sa iyo. Mga kapatid, magsiupo tayo at manatiling na kayo ko sa presensya ng Diyos, manalangin at sa ilang saglit pa ng pakikipagniig na personal, lumapit pa sa Diyos at makinig sa kanyang mga payo kung paano tayo makakalaya sa depression.